Morning mga bros. Pe-prepare tayo ngayon ng pagkain ng kalimuko natin. Ito, ano to? Big na yan, yan. Siguro familiar na kayo dyan kasi na-upload ko na rin to eh. So ito, kinakain to. Matamis yan. Yung kulay, ito, itong black. Matamis yan. Tapos itong yellow green, maasim pa yan. Tsaka itong kulay. So, pagsanay kayo sa maasim, okay lang. Pero kung hindi naman, ang kainin lang ninyo yung kulay black. Sarap yan. Tapos iaalog sa asin. So marami kasi tayo niyan dun sa bahay. Kaya nag-uwi tayo dito para makatikim din yung mga ibon natin. So dalawang klase ipapakain ko. Big night tsaka itong saging. Ito yung mga nasira ba? Nasira na saging. Ayan. Sira na. Papakain lang natin sa kanila. So, tara, mga kabro, samahan nyo akong mag-prepare ng pagkain ng mga ibon natin. Isa lang muna ipe-prepare natin kasi lalagay naman natin ng Big Night. Palang dalawa, para hanggang gabi na. Pero, sige. Tignan naman na natin kung ilan na mapoproduce natin dito. Ayan. Inog na, inog na. Pero okay lang yan. So, kasi nila medyo maliliit na kasi hindi sila katulad nila bagatan. Talagang kahit malaki yung alatris, nilulunok nila. Hindi katulad nitong alimuko natin, pag malaki, nahirapan sila. So, ang tendency, hindi na nila kinakain. Pinipili lang nila yung maliliit. Nainog nila. So, kailangan maliit lang siya para hindi nila itira. Lagay ko na mga kabros ha. Kita nyo naman siguro. Ito. Ito yung iniwan natin. Yan ang iniwan natin na saging. Saging na saba. So, ito yung papakain natin sa mga ibon natin. Marami na pala to. Pwede na to. Lagyan natin ng lalagay ko ito mga kabros ito. Big night so maasim itong ano na ito tanggalin natin ito. Sana so, nakainin nila kasi ngayon pa lang tayo magpapakain itong bignay na to. Pero pagkain naman talaga ng ibon to kasi itong bignay na to meron din ito sa gubat. Gamot to eh. Yung dahon niya nilalagyan. Lang ako talaga ganun kapamilyar dyan sa Big Nine yan. Pero nung tata ko, nakakain na ako nito. Inaalog namin to sa asin. Lalagay mo sa plastic. Maliit. Himay-himay na siya. Tapos lalagay mo ng konting asin. Parang duhat. Inaalog din siya sa asin.
mag-experiment lang tayo ng pagkain nila. Tara mga kabros. Yan na. Pwede na yan. Pili na natin sa ating mga alaga. Kalak. Ayan. Ito na pala sila ngayon. Ayan. Napag-iwalay na natin sila mga kabros. Kasi hindi man tayo bumili ng cage, pero inaayos lang natin. So, ito na sila. Magkaiwalay na sila. Para mag-mate sila. Tapos, manganak ulit para dumami. So, unahin natin itong dalawang to. Na. Ito na yung pagkain nila. Saging na may bignay. Sana kainin nila. Pero yung saging, sure yan, kakainin nyo. Itom na yan eh. Kahapon isang beses ko lang pinakain itong mga to. Medyo dinayet natin para medyo nailang sila. Sige na. Baba na, kain na. Ayan. Medyo nahiya pa rin eh. Pero gutom na yan kasi tapon isang beses lang yan sila kumain, tapos konti lang. Ginugutom ko talaga sila para makain talaga sila sa ilalagay natin pagkain. Kasi pag halimbawa nag-iwan, ayan ah, nginanggab ka agad yung saging. Pag halimbawa nag-iwan ka ng pagkain, tapos naglagay ka ngayon ng pagkain, kapon, kanyari, nag-iwan ka hanggang gabi. Hindi na yung kakain ngayong umaga kasi busog na yan. So dapat tatanggalin natin yung patukaan kasi minsan ang ginagawa rin nila, pag may laman yung patukaan nila, tinatapon lang nila, nilalaro lang nila. So ayan, nakatingin na yung isa, si Silosa. Ayaw pa nilang kumain, inoobserbahan pa nila kung anong pagkain yung laman. Lagi naman ganyan kasi may nakita silang kakaiba eh, mga bilog-bilog. So dati saging lang nakikita nila. Saging lang talaga pinakain nila. Ayun, yung isa, tumukot ng ano, bignay pero nahulog. Saging ang binanakan. Natakaw yung mga yan, kaya tataba eh. Yan, no? Yan, ganyan bite size lang ang gusto nila. Kasi dati, ang ginagawa ko isang buo. So, sinutuka lang nila, mas nalamang yung nasisira, nilalangaw, tsaka nilalanggam kesa sa nakakain. Kaya ngayon, ang ginawa natin, inano na natin, iniwan natin na maliliit kasi sumunod, gumawa naman ako yung medyo malalaking iwa. Ganon din, hindi rin nila naubos. So, kaya hanggang sa napag-isip-isip ko na dapat pala ganyan, ayan, katulad niya, malaki yan. Ayun, maliliit lang dapat para sakto-sakto sa bibig nila. Yan. Paborito nila yan. Si Bagatan, ang paborito alatris. Itong si Alimukon, ang paborito naman saging. Medyo ano na sila, sobrang taba na. Marami pa ako sa inyong papakitang mga alaga ko mga kabros. Hindi lang yan. Isang araw, iba-iba. Bukas, iba ulit. Ayan. Takaw. Halos maubos na nila yung saging. Kalahati lang yan sila. Buti naman, lahat sila kumakain. Ayun, nag-aaway pa. So, sa baba, may nagpaparamdam. Pagkain naman kayo, hindi kain lang. Yun, may umiiyak naman sa taas. Dami tayong ibon eh. Iba-ibang lahi yan.
papalit pa tayo ng tubig nila kasi madumi na yan. May isang araw pa yan eh. Kailangan palitan na. So, ganyan lang po yung ginagawa natin araw-araw. Magpakain, tapos palit tubig. Tapos walis-walis. Yan lang yung strainer ng poop nila. Hindi pa natin nakakayod. So, pag may time kasi busy pa tayo eh. May work pa tayo mamaya. Pagpapakain, pagpapalit ng tubig, halos umuubos din tayo ng isang oras. Tapos magwawalis pa tayo dito sa flooring natin. Hindi ko pa nga nalalampaso yan eh. So, ano pa natin to? Lalagyan pa natin to ng ayusin pa natin to para mas maganda din. Yan. Si ano to, alimukon yan. Tapos sa English niyan, white earth brown dust. Yan. White earth brown dust. Yan. Sa mga gubat lang yan, meron. Pero ito, breed ko na to. Yan. Isa lang pares lang yan dati. Ngayon, apat na sila. So, pag umitlog ulit yan, dadami lang sila din ang dadami. Balahibo nito. Mas ano pala, mas gumaganda pala yung balahibo nila pag nauulanan. So, siguro, paplanuin natin ilipat pa sa nauulanan. Para, kasi ano yan eh, may ligyan sila maligo. Susunod pala, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila paliguan. Ini-sprayan ko lang yan sila ng spray gun na may tubig. Kasi mainit din yung katawan nila eh. Ayan na, malalaki na yung mga butchi nila. So, paano mga kabros? Magpapakain pa tayo na iba nating ibon. Magpapalit pa ako ng tubigan nila, ha? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa amin, Laparan Bros Recipes, para lagi po kayong update sa mga niluluto ko. Pakiclick na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga ina-upload namin ni Mrs. Laparan. Salamat po sa inyong lahat. Sana po hindi po kayo magsawang manood sa mga ina-upload namin video. At mag-subscribe po kayo. Salamat po. Thank you Lord at God bless sa inyong lahat. Ingat po tayo lagi. See you next time. Bye-bye.